So welcome back guys at 3-3 tayo sa ating preconditioning. It's ano na, no? Katapusan ng mundo eh. Tayo okay kasi sobrang busy natin managdaang week. And for today's video guys, dahil tapos na tayo mag-deworm, tapos na tayo mag-respiratory cleansing, tapos na tayo mag-canker cleansing, magpapaligo tayo, no? Kasi nakakondisyon naman yung ibon natin. Aha. Wala yung dropping sa linis na pala. Okay, linis na pala nung ating pamangkin na love boy natin. Kaway naman yan, Angelo. Yung love boy natin. So, yun nga, for today's video, magpapaligo na tayo. Yung iba kasi, di ba, minsan inuuna nila yung pagpapaligo bago magpurga. Ako, hinuli ko. Kasi nga, ang inaalala natin dyan, guys. Ay, kulang pa pala ako yung sa ano, no? Sa Salmonella, E. coli. Bale, ang gagamitin na lang natin doon sa susunod na video, ituturo ko sa inyo, no? Para madalian na lang, pang kalahatan na. Kung nagpapakito. Yan. So, yun nga, guys. And for today's video, magpapaligo na tayo ng ating mga alagang kalapate. Hinuli natin yung pagpapaligo kasi nga, iniiwasan natin, no? Iniiwasan natin na baka mamaya merong natatagong sakit, no? Natatagong sakit. Minsan ganito yung technique ko eh. Nag-ano muna ako. Minsan nasa ano na eh. Pangalawa sa huli yung deworming. Pero dahil ano, uulitin natin yung deworming after 14 days. Hindi ko na hinuli yung deworming. Ang ihuhuli natin, yung second to the last, is yung pagpapaligo, no? Para yung mga ibon natin, relax na relax. Pag nagbe-breed na sila, walang nangangati, walang kamot ng kamot. Kasi kung mapapansin nyo minsan, pag ibon nyo, pag hawak nyo ganyan, makikita nyo sa kamay ninyo, pati yung mga kuto nila, gumagapang na, no? Ikaw din, kinakagat ng kuto, medyo makati, no? Hindi lang medyo, talagang makati talaga siya. So, yun nga guys, samahan nyo ako, papaliguan natin, ang gagamitin natin, ano, product. Tago ko na lang. Wala ka ng sponsorship. Sama. Okay, anyway, tara, samahan nyo ako, paliguan natin yung mga alaga natin, papakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagpapaligo para abot na abot pati yung singit-singitan ng mga ibon ninyo, no? So, tara. So, yun guys, tingala natin konti. So yan, isang timbang tubig, tapos isang pakete. Ihahalo lang natin to guys. No? Ang maganda dito sa gagamitin natin, meron tong, hindi ko na mabasa, cypermethrin, pipronil butoxide. Ayun yung mga pumapatay ng kuto. Tsaka best of all yung tea tree oil. No, maganda yan sa ano, maganda yan sa balaibo, maganda yan sa balat ng ibon. Sobrang nakaka-shine, nakakaganda ng balaibo. Inyo. O, ayan ha. Asalin natin dito. Para madali maghugas. So, kunin natin yung isa-isa yung mga ibon. Unahin muna natin yung mga barako natin. Contestant number 1. Yan. Pag nagpaligo kayo, yan. Medyo kukuskusin nyo yung pakpak. Yan, kuskus. Kukuskusin nyo. Okay? Kukuskusin nyo. Para sumisingit sa ano. Kasi minsan yung kalapate, sobrang ano nung mga balaibo nila, yung masinsin, dikit-dikit. Kaya ano, tawag dito. Minsan hindi naaabot yung pinaka loob.
Kailangan ano, maganda yung pagkakahugas. Ito solid. Kondisyon-kondisyon na to, guys. Ano? Nagpupulbos na yung katawan. Pupulbos na yung katawan, no? Tingnan nyo, hindi masyado nabasa yung balahibo. May mga ganyang kalapate, guys, eh. Masyadong ano yung balahibo nila. Waterproof. Ano, nilubog ko na yan, oh. Tingnan nyo. Diba? Kaya kailangan nyo talagang kusot-kusotin. Diba, nilublob na pero di pa basa. Yung ulo, guys, abuyin nyo na ano, abuyin nyo na tawag dito, abuyin nyo na huwag makainom ng tubig. Ngayon pa lang talaga nabasa, oh. Guys, ganun lang. At inuna natin yung mga lalaki, mamaya na rin yung mga babae. Di na natin shoot kung paano natin paliliguan yung mga girls. Kasi same lang naman, no? Ayan, patutuyuin lang natin sila diyan. Tapos mamaya babalik na natin sila sa mga ano, pairing cage para magsimula na silang magano, no, magka-inlaban, no, magkagustuhan. Kaya dadalhin natin 'yan mamaya. So ito yung mga babae. Ito. Tapos ililipat natin dun yung ano, kasi inuulan sila banda rito. Kawawa naman, no. Baka lalong hindi natin ma-achieve yung gusto nating i-achieve, baka ma-stress sila kasi pagka naulan, nababasa yung mga kulungan. So, yun nga, guys, and from Pigeon Racing by Fancier Loft. Maraming salamat and salamat sa pagsuporta, salamat sa ano. And ayun nga, road to 4,000 subscribers na tayo. Maglalabas tayo ng announcement. Siguro yung mga hindi binili mga ibon dito ay bumili, no? Nakakalungkot. Biro lang. Ipapamigay na lang natin, ipaparaffle na lang natin, no? Abangan natin yan. So, sige, tara, let's go. Have a great day, happy flying. And konti na lang, malapit na ulit bumalik ang ating karera sa Impapawi.